Bukas ang Malacañang sa pahayag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na handa silang makipagtulungan kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na lahat ay posible lalo na kung may kinalaman sa pagpapabuti ng bansa. Nauna nang nagpahayag ng maaanghang na salita ang Pangulo laban sa mga obispo hinggil sa usapin ng kampanya kontra illegal na droga ng Duterte administration. Samantala, hindi naman batid ni Abella kung sino sa mga dating seminarian na ngayon membro ng gabinete ang kinakausap umano ng CBCP. Ilan sa mga ito ay sina DILG Secretary Mike Sueno, Cabinet Secretary June Evasco at NEDA Director General Ernesto Pernia. Anything is possible. Sabi ko nga last time, wala naman sigurong matigas na tinapay sa mainit na kape. If they showed this from the very beginning, maybe we would have a better working relationship. Of course, we welcome that. But of course, at this particular stage, things have to be worked out. Okay? But the initiative must come from the CBCP. Naniniwala si House Speaker Pantaleon Alvarez na dapat pa ring isama ang kasong pandarambong sa mga krimeng dapat patawan ng parusang kamatayan. Si Jervis Manahan sa detalye. Kung si Speaker Pantaleon Alvarez daw ang tatanungin, dapat patawan ng death penalty ang kasong plunder. Ito'y kahit nagbotohan na ang mga miyembro ng supermajority na nagsasabing reklusyon perpetua na lamang ang dapat pag-usa sa mga opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang nagkasala ng pandarambong. Oo, sabi ko nga kanina, talagang with more reasons now, I will insist that it has to be Umani ng batikos ang mga mambabatas nang tanggalin nito ang plunder sa mga kasong dapat patawan ng kamatayan dahil tila iniligtas nila ang mga korap na opisyal ng bansa. Pero sa ngayon, mananatili raw ang plunder sa panukala. Sa March 8 na nakatakdang bumoto ang mga mambabatas kung ipapasa nila ang death penalty bill dahil masyado na raw mahaba ang itinakbo ng mga debate dito, lalo na't ito ang unang panukalang batas na inihain sa kongresong ito. 50 mambabatas ang nakatakdang kumwestiyon sa death penalty, pero hindi raw ito papayagan ni Speaker Alvarez. Hindi po po pwedeng nakasasabit tayo dito sa isang legislation na ito. Marami po pong dapat natutunan yung Kongreso, mga panukalang batas na dapat natin. Kinontra naman ito ng minority, dahil wala raw dapat itakdang limit sa pagdedebate sa kontrobersyal na batas na ito. We will insist that all of those who would like to interpolate must be given their time to interpolate. And we are going to place this on record. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga kapwa niya mambabatas ngayong Valentine's Day. Let us give roses, not lethal injection. Ngunit tila desidido na si Alvarez dahil finished or not finished. Pass your paper. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Handa raw siyang humarap sa pagdinig ng Senado at sabihin ang mga nalalaman. Pero hindi lahat ng tanong sasagutin niya. So I will just be choosing to answer some questions that will not incriminate me. See, the question will, I will invoke my right for self-incrimination kasi nasa korte na. Marami raw death threat na natatanggap ang kanyang pamilya pero hindi na siya nagpasa ilalim sa protective custody ng NBI. Nilinis din niya ang pangalan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na pinagdududahan ni Senator Antonio Trillanes na may kinalaman sa katiwalian. I have no knowledge of any connection or links that the Secretary is involved in this extortion scandal. Mahalaga ang matibay na pundasyon ng pamilyang Pilipino para labanan ang nakamamatay na sakit na HIV. Ayon kay National Youth Commission Chairperson Isa Siguera, ang pag-uusap ng magulang at mga anak ang pangunahing tugon para makaiwas ang mga kabataan sa naturang sakit. Git ni Siguera, makikipagtulungan din sila sa iba't ibang sektor para maipaliwanag ng tama sa mga kabataan ang mahakbang para ilayo sa panganib na dala ng sakit, partikular na dito ang premarital sex. Nakababahala na umano na karamihan sa nagkakaroon ng HIV infection ay mga kabataang edad 15 hanggang 24 na taon. The Usap Tayo workshop follows after an awareness campaign. Sa pamamagitan po nito ay tiyak na magkakaroon po ng pagbabago. If we can encourage one child to speak, to open up, if we can influence one parent to listen first before reacting, to understand instead of being angry,
Yun po ang goal natin. Ang pangalawa po, misconceptions about HIV have been preventing everyone from getting tested. This is why we ask the help of our celebrities who are inspiring and passionate advocates against HIV to debunk myths about it. Through the integrated efforts of advocates, celebrities, and people living with HIV, we are able to help educate and encourage the people to make HIV testing a universal practice. Kinalugod ng Malacanang ang resulta ng panibagong survey kung saan maraming Pilipino ang positibong bubuti pa ang kalidad ng buhay at ekonomiya ng bansa ngayong taon. Si Rocky Ignacio sa detalye. 8 buwan matapos maupo sa pwesto ang Duterte administration, mayorya ng mga Pilipino ang naniniwala na umunlad at bumuti ang kondisyon ng kanilang pamumuhay. Batay sa resulta ng SWS fourth quarter survey, mas magiging maayos pa ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. The Social Weather Station fourth quarter survey showed some very interesting statistics. 48% of Filipinos expected that their personal quality of life would improve in the next 12 months compared to the 3% that expected it would get worse. Karamihan rin sa mga Pilipino o 51% ang nagtitiwala na mas gaganda ang lagay ng ekonomiya sa taong 2017. 37% ang mga Pilipino na ang nagsabi na naging mabuti ang lagay ng kanilang buhay sa nakalipas na isang taon. 51% of Filipinos were optimistic that the general Philippine economy in 2017 would get better compared to the 8% who felt it would deteriorate. Quite interestingly, 37% of Filipinos said their lives improved in the last 12 months compared to 21% who said their lives worsened. Ikinalugod din ng Malacanang ang ituring ang Pilipinas na magandang lugar para bumuo ng isang pamilya. A recently concluded survey by Internations said that the Philippines is one of the best countries for raising a family. Founded in 2007 and the world's largest network for expatriates or people who work and live abroad, the Philippines ranked number 17 in the list of best countries for raising a family. According to expats, the Philippines is one of the best in the world for the quality of education, for family and well-being, and a place that has a friendly attitude towards children. Accessible education is a priority for the Duterte administration, and the DOE, DepEd, was given the highest increase of 31% in this year's budget. Ngit pa nakalihim ang mga positibong resulta ay patunay rin na nasa tama ang pagkilos ng administrasyon sa aspeto ng programang pang-ekonomiya. The Duterte administration has pursued a policy of economic inclusivity anchored in peace and order. The latest survey reaffirms the president's that the president is on the right track for espousing economic progress and peace and order. Also, in the just recently concluded business forum in Davao, the ADB executive, Mr. Bolt, said that President Duterte's 10-point agenda is on the right track. Content with the economic progress of the Philippines, Mr. Bolt said that there's a need to sustain growth on buoyant consumption and public and private partnership for the Philippine economy to remain strong. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Posibleng ipadala ngayong Linggo sa Basilan ang mga umano'y tiwaling pulis. Ang kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa ngayon ay tinitingnan nila kung handa na bang ipadala ang mga ito sa lugar. Sinabi naman ni de la Rosa na kahit na wala o meron man na mga itong nakabimbing kaso, ay bari pa rin silang ipadala sa Basilan o sa kahit anong lugar sa bansa. With or without pending cases, with or without criminal or administrative case, ito mga pulis natin, they are eligible to be reassigned anywhere in the Republic of the Philippines dahil sila nga ay nag-take out as Philippine National Police, not as Quezon City Police only. Not as Manila Police only, not as Makati Police only.
Ipinag-utos ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez ang kanselasyon ng kontrata ng mga nagmimina sa bahagi ng mga watershed. Sa kabuuan, kinansela ni Lopez ang 75 mining contracts. Ayon sa kalihim, marami sa mga may kontrata ang mineral production sharing agreement at kasalukuyang ginagawa, pero sinabi ni Lopez na hindi niya papayagan pang magsagawa ng pagmimina. Kamakailan ay 23 sa 41 nagmimina sa Pilipinas ang ipinasara at 5 ang sinuspinde dahil nagdudulot umano ito sa pagkasira ng watershed at siltation sa mga coastal waters at farmlands. Samantala, sa iba pang mga balita, hindi naman naging hadlang sa mga taga Surigao City ang kalamidad na naranasan nila nitong mga nakaraang araw. Dahil ngayong Valentine's Day ay mula sa puso pa rin nilang ipinagdiriwang ang araw ng mga puso kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Kumuha tayo ng karagdagang detalye mula sa aming kasamang si Lala Babilonia. Lala, happy Valentine's! Kumusta dyan? Hi Princess, stable naman ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Surigao City. Sa palengke at tumungo kami kanina, mabibili ang iba't ibang uri ng isda sa presyong 130 to 200 pesos. Ang manok naman ay 140 pesos per kilo at ang baboy ay nasa 190 pesos per kilo. Medyo nagkaroon lang ng mga 10 piso hanggang 20 pesos na pagtaas dahil daw ito sa madalas na pag-ulan dito sa Surigao at hindi naman ito dahil sa epekto ng lindol. At kahit panianig nga ng 6.7 magnitude na lindol, hindi nagpatinag ang mga magkasintahan na mag-celebrate ng Valentine's Day. Dagsa pa rin na nagsisibilihan ng mga bulaklak dito sa Luneta Park ng Surigao. 200 to 500 pesos ang presyo ng isang bouquet ng rosas o kahit na anong uri ng mga bulaklak na pwede nga rin na ipa-customize. Habang 50 pesos naman ang tigi-isang piraso ng bulaklak. Kanina sa Surigao City Hall Auditorium, nagkaroon din ng kasalang bayan sa pangungunan ni Mayor Ernesto Matugas, kung saan libreng ikinakasal ang mga magkasintahan kada araw ng mga puso. Nasa mahigit 100 magkasintahan ang ikinasal kanina, Princess, at ang pinakamatanda sa kanila ay nasa 68 at 58 years old, habang ang pinakamata naman ay nasa 20 hanggang 19 anyos. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Surigao City para sa PTV News, Lala Babilonia. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,